Sa ngayon, nakakulong po itong si Apollo Quiboloy sa PNP Custodial Facility dyan po sa may Camp Crame para po sa mga kasong qualified human trafficking and sexual abuse of a minor. At pinaka nakakahiya po dyan yung pang-aabuso po sa mga kabataang kababaihan. Akala natin si Apollo Quiboloy lamang ang gumagawa nito ayon sa mga reklamo, pero dito po sa naging pagbubunyag ng dating pastoral nitong si Apollo Quiboloy na si Arlene Stone, ay pati po pala itong si Rodrigo Duterte ay di umano kasama sa mga di umano'y nang momolestya sa mga kababaihan sa inner circle ni Pastor Apollo Quiboloy. Yan po ang re-reaksyonan natin sa vlog na ito ni na Attorney Clear, kasama niya si Sir Rod Marcelino. At panoorin po natin, mga tol. Ito pa, isang pasabog ngayong araw eh. Doon sa isang dating pastoral member ng Kingdom of Jesus Christ na sinasabi na si dating Pangulong Rodrigo Duterte di umano sangkot din sa kalasuan ni Pastor Apollo Quiboloy. Nako. Sa personal niyong paniniwala, mga tol, without commenting na, tanungin ko lamang kayo, sa isip niyo na lamang sagutin ninyo, naniniwala ba kayo dito na magagawa ito ni Rodrigo Duterte na mangmolestya ng mga kabataan, kababaihan? Pero kung ang pagbabasihan kasi natin, ang kwento, partikular yung kwento mismo ni Rodrigo Duterte, eh, manyakis ito eh. Alam po ninyo, siya naman mismo ang nagsambit po nito sa isang public pronouncement na nung siya po'y binata in particular, pinasok niya po yung kwarto ng kanilang kasambahay at doon niya po, medyo malaswa po itong aking mababanggit, pero I hope maging katanggap-tanggap po sa inyo. Doon niya po pinasok yung kanyang kasambahay, yung kanyang mga kamay o daliri ay kanya pong ipinasok doon po sa pribadong bahagi ng katawan ng kanilang kasambahay. At nang ito'y makaramdam, siya po agad ay umalis, pumunta sa kanilang comfort room at doon po tinapos ang kanyang gustong tapusin. Hindi niya lamang po ito ginawa ng isang beses, kung hindi dalawang beses pa. Yan po ay balita. At hindi po yan paninira. Si Rodrigo Duterte mismo ang umamin po niyan sa harapan po ng publiko. Kaya kung pagbabasihan po natin yon, aba, baka may posibilidad din na talagang totoo itong pinag-uusapan ngayon dito ni na Attorney Clear at Sir Rod Marcelino. Tuloy po natin ang pakikinig, mga tol. Oh. Bakit? Anong ginawa, partner? Partner, sinasabi niya, sa eksklusibong interview. Exclusive. Teka na, partner, ha? Liwanagin natin, ha? Sinong Duterte muna? Si dating Pangulong Duterte? Dating Pangulong Duterte. Okay. Sige. Sa eksklusibong interview, kanina, sa programang Straight to the Point, ni Aljo Bendijo, dito kay Arlene Stone. Okay. Ibinahagi niya, ibinabahagi daw di umano ni Quiboloy ang mga biyaya na natatanggap nito kabilang na ang mga babae na nais ng dating Pangulo. Anyway, baka sabihin nyo, chismoso ko, ito po yung balita na yun, no? Kasi sabihin na naman ng mga Didi Sheets, chismoso ka, kasinungalingan yung sinasabi mo, hindi po kasinungalingan. Ito po ay balita noong December 30, 2018. Duterte confesses he molested their maid as 18. Basahin po natin ang nilalaman po ng balita na ito. Ah. Pero ano bang nangyari dito? Bakit hindi ko mabasa? But anyway, hindi ko mabasa, yun na lamang yung headline. Again, Duterte confesses he molested their maid as 18. O, tuloy po natin ang pakikinig dito kay Attorney Clear at Sir Rod. Ito.
pakinggan natin, pre. Nandyan ba? Okay. Magkakausap natin ngayon bayan dating KOJC member at pastoral ni Pastor Apollo Quiboloy. Live mula po sa Amerika, Minnesota, United States of America. Miss Arlene Stone. Miss Stone, magandang umaga. May mga natatanggap ka bang mga impormasyon na marami talagang issue itong sexual relationship ni Pastor Quiboloy sa mga member ng KOJC? Grabe, ano? Kung totoo ito, meron palang ganitong pastor. Kakaiba. Akala natin, ang mga gumagawa lang ng ganito, yung mga demonyo eh. Pero meron palang pastor. Eh, ang tanong, hindi ba demonyo ang pastor na ito? Anyway, di naman tayo madedemanda ng cyber libel dito. Nakakulong na tong tao na ito eh. O, kayo na bahala ang humusga kung sa tingin ninyo demonyo itong si Apollo Quiboloy o hindi. Yes, Aljo. Actually, hindi natin tatawagin silang membro, no? Kasi kung membro lang, walang pakialam si Quiboloy masyado sa mga members ng AOJC. Kung saan siya may pakialam doon sa mga pastoral na yung tinatawag natin ngayon na totoong mga pastoral, yung sa inner of the innermost ng kapanahunan ko. So sila yung ano, sila yung mga talagang merong involvement sa puso ni Quiboloy. May connection ba si dating Pangulong Duterte, administrator si Pangulong Duterte sa KOJC? Yan, isa pa yan. Bakit sa dinami-dami ng pwedeng gawing administrator ng KOJC, si Rodrigo Duterte pa? Na alam naman natin na hindi na po ganun kalakas. Tingin ko, di niya na kayang gampanan yung pagiging administrador nito. Anong meron? Sabi kasi ng iba, eh talagang magkaugnay itong si Apollo Quiboloy at si Rodrigo Duterte. Hindi lamang bilang magkaibigan, kung hindi bilang magka-sosyo sa kanilang mga ari-arian. Ewan ko kung totoo yan, ha? Ayun, medyo chismis yun. Kasi yun ang sinasabi ng ilan na talagang ang mga kayamanan daw po nitong si Apollo Quiboloy, eh di umano, may bahagi daw dyan si Rodrigo Duterte. Kaya perhaps, nung alam na nilang malalagay na sa alanganin itong si Apollo Quiboloy at ngayon nga ganun na ang nangyari, nakakulong na, eh take over kagad si Rodrigo Duterte para yung mga ari-arian ng KOJC na di umano'y meron din siyang pag-aari. Di umano yun, ha? Yun ay galing sa mga chismis. Di ko alam kung totoo yun. Eh mapangalagaan kagad. Tuloy natin ang pakikinig dito. Siya naman ang administrator. Siya naman ang talagang administrator sa KOJC. Ano mo masasabi mo kay dating Pangulong Duterte? Hindi naman yan kataka-taka, Aljo, kasi ano naman, di ba, public naman yung kanilang ugnayan ni Quiboloy noon pa man. Kahit noong ako ay bata pa, matagal na kasing mayor namin yan si Duterte sa Davao. At kilala ko rin ang mga Duterte personally, no? Hindi kataka-taka na siya ang gagawing administrator ni Quiboloy sa panahon na ito dahil nga sa kanilang samahan, no? At anong koneksyon lang? May alam ka ba kung may kapangyarihan o may koneksyon si dating PRRD, si dating Pangulong Duterte sa tinatawag mong pastoral? Actually, Aljo, yes, meron tayong di ba sinabi naman ni Quiboloy yan sa mga interviews niya before, particularly yung interview niya kay Jessica Soho, kailan ba yun? Sinabi ni Quiboloy mismo na kung anuman ang blessings na meron siya ay binabahagi niya kay ano kay former president, no? Blessing pala nila kung tingnan yun, ano? Nitong si Apollo Quiboloy. Yun ay pang-aabuso. At tingin ko hindi yun matatawag na blessing. Maliban kung demonyo yung gumagawa nito. Ngayon mga tol, sa naririnig natin na ito, syempre sa ating mga hindi naman sumusuporta sa mga Duterte, hindi ito katanggap-tanggap talaga. Eh baka may mga naliligaw pa dyan na nanonood ng mga DD shits.
Tanungin ko kayo ngayon, mga didisheet. Katanggap-tanggap ba sa inyo itong mga nadidinig nyo ngayon? Particular itong balita na ito. Katanggap-tanggap ba sa inyo na ganito si Rodrigo Duterte? Aba, kung katanggap-tanggap sa inyo ito, siguro ganyan din ang pangapag-uugali ninyo. Ganyan yung pagkatao ninyo. Kaya sabi nga nung isang nanonood, birds of same feathers flocks together. Pero lahat kasi may katapusan. Ang mga kasamaan, hindi laging nandiyan. Lahat yan natatapos. Si Apollo Quiboloy, alam na natin ang magiging end nito. Endgame. Lagi nilang sinasabi yun, endgame. Siyempre, pagkakakulong. Ako naniniwala ako personally na si Apollo Quiboloy makukunbik sa kanyang kinakaharap na kaso. E ano naman kaya ang endgame kay Rodrigo Duterte? Nung nakaraang araw, nadinig natin sa Quad Committee hearing ang pahayag ni Mayor Mabilog. Sinasuggest nga ng isang kongresista, si Congressman Abante, na sampahan ang kaso ni Mabilog, si Duterte, dahil sa ginawa nito sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Isa yon sa maaaring mangyari kay Duterte, ang kumaharap sa panibagong kaso. Ang mga kasong naisampan na rin kay Rodrigo Duterte ay Flander, paglabag sa Republic Act 3019 at iba pa. At kinakatakutan nila yung kanyang kinakaharap na kaso sa International Criminal Court. But unfortunately, hanggang ngayon, yung ine-expect na warrant of arrest ay hindi pa rin lumalabas. By the way, si Rodrigo Duterte ay buhay pa. Kala natin, nakomatose na. Pero salamat naman. Kasi mas gusto natin na mabuhay yan eh. Para yung mga allegation sa kanya na ito, kung may katotohanan, ay mapagbayaran niya. Pag namatay kasi si Rodrigo Duterte, di napakabilis nung naging kaparusahan. Kaya sana humaba pa ang kanyang buhay. At malaman natin, once and for all, kung ano talaga ang totoo sa mga allegation laban sa kanya. Kung totoo yun, pagdusahan niya sa loob ng kulungan. Going back, dito sa pinag-uusapan po natin, sharing ng blessing. Sabi, ano? Yung sharing kasama doon, yung pangmumolestya sa mga di umano'y minumolestya naman nitong si Apollo Quiboloy. Again, iiwan ko sa inyo ang katanungan na kayo ba'y naniniwala dito? Sagutin nyo na lamang sa inyong isipan. No need to comment sa ating chat area. So, lahat yun. So, including the woman, kung sino yung magugustuhan ni Presidente sa mga kasamahan niyang nasa inner, binibigay din niya. Yun ang tinik ni Arlene Stone. Kung totoo yun, meron bang paglabag sa batas na nagagawa itong abogado? Naturingang abogado, ano, si Rodrigo Duterte. Tingnan natin, alamin natin kay Attorney Clear kung ano yung mga maaaring paglabag sa batas kung totoo yun. Ang dating pastoral member at tagapagsalita ngayon ng mga dating miyembro ng KOJC. Una ng pinatotohanan ni Stone ang mga pang-aabuso sa mga babae sa tinatawag nilang KOJC Inner Circle Pastoral. Ito daw yung mga nagbibigay ng regular na night duty para kay Pastor Quiboloy. Oh. Alam niyo kung babalikan natin yung mga balita sa nakalipas na mga araw, may pahayag itong si Colonel Hansel Marantan na itong si Apollo Quiboloy ay pedophilia. Subukan nga natin balikan yung balita na yon. Hanapin po natin sa history ng aking channel. At pakinggan po natin yung naging pahayag na yon ni Colonel Marantan na ito nga pong si Apollo Quiboloy ay pedophilia. Araw-araw o gabi-gabi, iba-iba po ang nagbibigay po sa kanya ng aliw na mga sinasabing nasa inner circle ng KOJC. At subukan ko lang hanapin, mga tol, ha, kasi hindi ko kagad nailagay dito. Saan ba banda yon?
kinakailangan ma-share natin yon para hindi tayo lumabas na chismoso dito. Dahil lang nagsasabi, hindi po ako, kung hindi ibinalita, ayon po sa pahayag ni Kernel Marantan. Ito, baka dito na yan. Kanin. Tingnan natin. Nako, hindi dito. Anong araw ko kaya napanood yun? No? Tingnan natin. Anyway, keywords natin. Hansel Marantan to Kibuloy. Pedophile. Ito. Ito, pakinggan po natin. Isinawalat na limang babaeng nagsumbong sa pulisya na mula pagkabata pa lang ay inaabuso na umano sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Bukod dyan, may banta pa raw sa kanilang buhay mula sa mga tinatawag na Angels of Death kung magsasalita sila. Balita natin ni June Veneracion. Libreng edukasyon kapalit ng pagpaparecruit. Dyan umano nagsimula ang paulit-ulit na pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy sa limang babaeng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ base pa sa sumbong ng mga umano'y biktima sa hepe ng Davao City Police na si Police Colonel Hansel Marantan. Sa batang edad umano sila kinuha at karamihan ay mula sa broken family. Even the mothers, they brought the children doon sa foundation. At the age of 13, they were started to be raped. Sasabihin sa kanila ni Pastor Kibuloy na you're offering yourself to the Almighty. He's a pedophile. As simple as that. Or you can find simpler word than pedophile. Ilang taon umano nagtagal ang mga pang-aabuso at may schedule pa umanong sinusunod. Like for instance, Monday, victim one, you are to be raped by Kibuloy on Monday. Victim two, you are to be raped by Kibuloy on the Tuesday and so forth up to Sunday. Differentiate. They were brainwashed. 24/7. Monday to Sunday. Merong iba't ibang mga kababaihan, kabataan ang nire-rape di umano ni Apollo Kibuloy. At kung ang pagbabasihan natin ngayon, ito pong pinag-uusapan ni Attorney Claire, eh ganun din siguro ginagawa ni Rodrigo Duterte. Kasi, sino naman yung ibibigay ni Kibuloy? Eh mga minor de edad yung sinasabi ni Kernel Marantan. Eh di kung pedophilia si Apollo Kibuloy ayon kay Kernel Marantan, ano ang tawag kay Rodrigo Duterte? Kayo na ang sumagot. Tuloy natin ang pakikinig dito mga tol. Yung KOJC Inner Circle Pastoral na kung saan ang pinakabata raw dito partner, 12 taong gulang. Statutory RAPE yon partner. 12 taong gulang. Grabe naman. May reaction naman rito ang kampo ng KOJC kaagad. Okay. Pakinggan nga natin pre, yung report. Yeah, para ma-analyze natin partner. Ito, ang kaagad naman, kumuha sila ng reaction ng ating Araben Davao. Siyempre, ang sabi dyan ng KOJC, panibagong alegasyon daw yan na walang katotohanan. At paninira lang daw po yan kay Apollo Kibuloy at sa punto naman kay Rodrigo Duterte is coordinated again political attack laban sa mga Duterte. Nakaroon tayo ng exclusive interview. Ha? Exclusive interview yan dito sa DCXL. Kanina umaga yan, partner. Alas 8 ng umaga nung napanayam ni Aljo Bendijo, Radyoman Aljo Bendijo sa programang Straight to the Point, itong si Arlene. At nagbigay kaagad din ng reaksyon ng KOJC. Samantala mga kasama, Arlene Stone, isa umanong peking saksi at certified marites. Ito'y ayon sa isang abogado mula sa Araben Davao. Kasama natin sa balita, Radyoman Karin Beltran.
live report. Sinabi na abogado ng SMNI na walang katotohanan ang ipinalabas na pahayag ni Arlene Stone, isang dating miyembro. Yan tanong, maniniwala ba kayo rito kay Attorney Israel Editor yun? Isaksakan ng sinungaling ito. Diba sabi niya, wala si Apollo Quiboloy sa KOJC compound. E saan ba nahuli si Apollo Quiboloy? Sa loob ng KOJC compound. Walang katotohanan yung sinasabi nila na pinuslit, papasok sa loob si Apollo Quiboloy. Paanong mangyayari yun? Una, sabi nga ni Secretary Benhur Abalos, nasa labas ka na, bakit ka papapasok sa loob para sumuko? Diba, kalokohan. Pangalawa, sinasabi mong hindi ka magpapahuli, bakit ka susuko? Katwira naman ni Apollo Quiboloy doon kasi ayaw niya raw nakikita yung kanyang mga anak, yung kanyang mga followers na naghihirap dahil sa kanya. Maniwala tayo. Diba? Kung ayaw niya talaga yun, hindi niya ginawa sana ang mga bagay na ito. Kaya again, itong si Attorney Israelito Torion, ha, ang hirap paniwalaan ito dahil marami ng pagkakataon ito'y nagsinungaling sa harapan ng publiko. At pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Bagamat hindi makapagsalita si Attorney Mark Tolentino sa ngalan ng KOJC dahil siya ay isang abogado na... Si Mark Tolentino pala tinutukoy dito, not Attorney Israelito Torion sa balita. Kasi doon sa isang balita na napanood ko, eh si Attorney Israelito Torion yung nagpahayag na walang katotohanan ng mga alegasyon na panibago na ito kay Apollo Quiboloy. Ng SMNI, ibinigay niya ang kanyang panig sa pamamagitan ng eksklusibong panayam ng DXDC RM at Davao kung saan sinabi niyang peking saksi at certified marites si Stone. Ito ay ayon sa ibinanyag ni Stone sa Straight to the Point interview sa DZXL RM in Manila kaninang umaga September 19, 2024, hinggil pa rin sa umano'y kasong sexual abuse ni Pastor Apollo Quiboloy. Isa pang akusasyon ni Stone ay pugaw umano ng pastor ang isa pa niyang pastoral kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, dagdag na komento pa ni Attorney Tolentino na ilang taon na ang nakaraan ng bumitaw si Stone bilang miyembro ng KOJC. At By the way, yung mga pagbitiw-bitiw na yan ngayon, ha, kahapon may nilabas na anunsyo ang KOJC. At di natin alam kung totohanin po nila ito. Ano yung anunsyo na yun ng KOJC? Puntahan po natin, ha. Ayon kasi sa KOJC, simula kahapon ay hindi na po sila sasama pa sa mga rally ng mga Duterte laban sa kasalukuyang gobyerno. Ito po, notice of KOJC's non-participation in Maisug rallies. Eh, ang Maisug, syempre, mga Duterte organizer niyan at supporter nito. Due to the many constraints, the Kingdom of Jesus Christ is no longer able to participate in any Maisug rallies. KOJC ministry work in evangelism, which was neglected for a while, is now KOJC's topmost priority and concern. Thank you for your kind understanding. May the Almighty Father bless us all. For KOJC, Marlon Acobos Hind, Executive Minister. Yan po ang pahayag ng KOJC. Kung dati kakaunti na lamang yung sumasali sa Maisug rally, tapos ngayon hindi pa sasama itong KOJC, ilan na lamang kaya ang sasama sa kanila kung sakasakali. Ganun pa man, ang dahilan niyan di natin talaga alam, pero baka sabi nga nung For the First Couple na nag-share po nito, baka wala naman daw nagawa ang mga Duterte para protektahan si Apollo Quiboloy. At charot, yan ang sabi ni For the First Couple. Balik tayo dito po sa pinapakinggan natin na vlog ni na Attorney Claire. Nabing lahat ng revelasyon ay walang katotohanan, walang ebidensya at nagpapapansin lamang. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Karin Beltran. Salamat Karin Beltran ng RMN Davao. So yun partner, certified marites lang daw. Itong si Arlene Stone, kaugnay nga sa kanyang mga revelasyon. Yan. Hindi ko kilala si Arlene Stone, hindi ko rin siya napapanood. Pero pumuputok ang kanyang pangalan bilang vlogger at dating miyembro ng KOJC sa kasalukuyan. Kayo mga tol, naniniwala ba kayo kay Arlene Stone sa mga sinasabi nito? Kasi may pagkakataon na isang beses nireaksyonan ko yung kanyang sinambit sa harapan ng publiko na nag-disagree ako sa kanyang sinasabi.
dahil ang paniniwala niya ang NBI ay sangkot sa pagpoprotekta kay Apollo Quiboloy. At doon naman, dahil wala naman tayong malinaw na ebidensya, ipinagtanggol natin ang NBI, kaya nag-disagree ako sa sinasabi ni Arlene Stone. Pero in general, kung si Arlene Stone ang pag-uusapan, ano sa tingin ninyo? Kapani-paniwala ba ang mga sinasabi niya dito kay Apollo Quiboloy at sa mga di umano'y mga kriminalidad na pinagagagawa po nito sa mga nakalipas na panahon? Okay, sige, himay-himay natin, partner, sige, partner, ha? Okay. Sa Arlene Stone kasi... Parang nawawala-wala. Okay, sige. Sige. Sabi kasi ni, ano, sabi ni Arlene Stone, party daw talaga naman siya ng inner circle. Oh, okay? Oo. Ang tanong kaya, kung party siya ng inner circle, na-experience kaya ni Arlene Stone yung mga unfortunate circumstances na naranasan ng mga pastoral na ito? Sa madaling salita, namolestya kaya siya ni Apollo Quiboloy? Kayong mga nakakasubaybay kay Arlene Stone, maaaring kayo nakakaalam nun kung natanong na yun sa kanya. Paki-comment nyo naman, mga tol, kung naging biktima ng ganong pang-aabuso itong si Arlene Stone ni Apollo Quiboloy. Pero, okay, pero, at that time daw ng panahon niya, merong innermost of the inner circle. Oh. Okay? So, ang kanyang ano dyan, ang kanya anong daw naging kaibahan doon? Oo, anong kaibahan doon ng innermost at inner circle lang? Ayos ah, merong inner circle, merong pang innermost. Yung inner circle, baka ito yung mga normal talaga na nagbibigay ng pangangailangan ni Apollo Quiboloy sa ministry. Diba? Tapos yung innermost, baka ito na yung nagbibigay ng personal na pangangailangan naman itong si Apollo Quiboloy. Kasi daw, ba? Sinabi niya, sabi ng mga nanonood sa atin. She said no physical. O, sinabi naman niya sa vlog niya. O, sige, naniniwala po ako sa inyo. Bago ka mapasok sa inner circle, ikaw ay dadaan muna sa mga senior pastoral. Mm-hmm. Yan. Eh, syempre, di ba ang sabi sa qualification, nung sinabi ni, ano, ni Colonel Maranta, yung mga nire-recruit daw nila, kartada 8 hanggang sa GIS. Uh-huh. Ibig sabihin, matanda yung mga nire-recruit. Uh-huh. So, bago ka makapasok daw, ha, napasok dyan at ma-recruit ka, bigyan ka ng libreng edukasyon, dapat ang kartada mo, 8 hanggang GIS. Ganon yung kagandahan. Oo. Yung sabi niya, ano, kasi na-interview na nila Colonel Marantan eh. Uh-huh. He was preying on children from broken families para mas mabilis ma-indoctrinate. I'm sorry. Pinaya ako to. Basta may lahi. May mga lahi sila. So mga mestiza? Ano? Mestiza po? Tisay? Yes. Mga mestiza. Magaganda eh. Pero instead magaganda talaga. Sabi nga sa akin sa mga lalaki dahil ng to distract yung Okay. Established naman yung balita na eh. No? Simplihan na lang natin. Si Apollo Quiboloy, ayon sa mga akusasyon sa kanya, ay pedophilia. Kaya nga siya kumakaharap ngayon sa sexual abuse of a minor at the same time sa qualified human trafficking. Si Rodrigo Duterte, ang pinaka-interesting para sa atin dito eh. Kasi wala pang reklamo kay Rodrigo Duterte kaugnay ng pangmumolestya. Eh ang tanong, marereklamo kaya siya? Yun sana ang maging mahanapan natin ng kasagutan sa hinaharap. Hindi kasi sapat lamang na si Apollo Quiboloy ang magbayad sa mga di umano'y pangmumolestya na ito kung kasabwat niya rin at kasakasama niyang nang-aabuso si Rodrigo Duterte. We are hoping na sa mga susunod na araw, sana yung mga di umano'y naging biktima nitong si Apollo Quiboloy at ni Rodrigo Duterte lumantad sa ating kapulisan. Hindi naman necessarily na magpakita sila ng kanilang pagkakakilanlan. Kasi yan naman ay ituturing na pribadong bagay at
pulis lamang ang maaaring makakilala sa kanila, and eventually yung mga mai-involve sa pagpo-prosecute ng kaso na ito, but not the public. Magtiwala lamang sana kayo na sa panahon ngayon ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, nasusunod po ang batas, ino-observe po ang rule of law at due process, at kung kayo'y nagawa ng hindi maganda ni Rodrigo Duterte, it's high time now na lumabas na kayo, maglakas loob kayo para pagbayaran ni Rodrigo Duterte ang isa sa kanyang napakaraming mga kasalanan. With that, maraming salamat sa inyo. Hindi natin alam ang kasagutan dito eh. Kung totoo ba talaga ito o hindi, kaya nga ako'y nagtatanong din. Totoo kaya ito? Pero kayo na lamang ang humusga sa inyong mga sariling paniniwala. At ako naman, may sarili din akong paniniwala na hindi ko na muna babanggitin sa harapan ng publiko, at iintayin na lamang natin kung ano ang magiging susunod na resulta ng mga investigasyon na isinasagawa tungkol dito. Maraming salamat sa inyo mga tol.